Hello and welcome in this video training. This is Edward Reformina. The title of this video training is Sponsoring Monster. I'm so excited na i-share sa iyo yung mga pag-uusapan natin dito sa video training nito because I believe na this information is life-changing in terms of your business. So bakit ko nasasabi to? Kasi parang it's like a turning point para sa network marketing career ko. Since nung nalaman ko yung mga information na pag-uusapan natin dito sa video training na to. Baga, bilang nagbago yung takbo ng business ko since nung nalaman ko yung mga information na to na i-share ko sa iyo dito sa video na to. Baga, kung dati na sobrang hirap na hirap ako sa business ko, kumbaga, dati na wala talagang resulta, sobrang hirap. Pagkatapos ko nalaman itong mga information na to, bilang nagbago, kumbaga. Kaya I hope and I know na makakatulong din sa'yo itong mga information na to once na i-apply mo siya sa business mo. And I want to request na, gusto kong mag-request sa'yo na ngayon napapanoorin mo itong training na to. Gusto kong mag-focus ka muna for a couple of minutes. Kumbaga, kalimutan mo muna yung ibang ginagawa mo. Kung nakabukas yung Facebook account mo, isara mo muna yan. Okay? Kung may ibang website na nakabukas yan sa browser, may isara mo muna yan lahat. Kung nagpapatugtog ka, isara mo muna lahat yan. Because I need you to pay close attention dito sa mga sasabihin ko dahil napaka-importante na maunawaan mo maigi itong mga information na to. Okay, without further ado, simulan na natin. Okay. Ngayon, may ipapakita ko sa yung mga words. And gusto kong isipin mo kung ano yung mga unang bagay na papasok sa isip mo kapag nakita mo tong mga salita na to. Okay? Ready ka na? Okay, ito yung first word. Recruiting. Okay? Ano yung una pumasok sa isip mo nung ngayon na nabasa mo to? Itong next word, sponsoring. Okay? Ano yung pumasok sa isipan mo ngayon nabasa mo tong sponsoring? At ang pangatlo, selling. Ano yung pumasok sa isip mo ngayon na nabasa mo? Ano yung pumasok sa isipan mo na makita mo tong salita na to? Ngayon, kaya ako tinanong kung ano yung mga unang pumasok sa isip mo nung nabasa mo tong mga salitang to ay dahil kapag negative yung unang mga bagay na pumasok sa isip mo na makita mo itong mga salita na to. Ibig sabihin, kapag may any negative association ka dito sa mga salitang to, trust me, may hirapan kang magkaresulta sa business mo. Isipin mo ito maigi. May mga iba't ibang skills na kailangan na matutunan sa ating business, sa network marketing, sa MLM o sa direct selling. Like, inviting, handling objection, etc. Okay? Pero dito sa tatlong ito, sa recruiting, sponsoring, selling, ito yung tanging skills at yung tanging area or part ng yung business kung saan ka pinakakikita at kung saan ka magsisimulang kikita. Okay? Kung nagsisimula ka pa lang, dito ko pa lang talaga magsisimulang kumita sa recruiting, sponsoring, and selling. By recruiting, by sponsoring, and by selling. Okay? Oo, makikita ka sa kapag malaki na yung network mo, malileverage mo na yung effort ng mga ibang tao. Pero kung nagsisimula ka pa lang, at hindi ka pa nakakapag-build ng malaking organization, dito ka pa lang kikita sa tatlo na to. Tanungin kita, kapag nakapag-invite ka ba, kikita ka na? Hindi pa, di ba? Kapag na-handle mo ba yung objections, kikita ka na? Hindi pa naman, di ba? Kaya napaka-importante nitong tatlong area na to para sa business mo. Pero, kapag may any negative association ka dito sa tatlong to, kahit katiting lang, kahit konti lang, dun ka mahihirapan sa business mo. So, let me share with you yung story ako nung nasisimula pa lang ako sa network marketing career ko. So, nung nasisimula pa lang ako, I cannot recruit, hindi ako makapag-sponsor, nahihirapan ako makapagpasali, makapagpa-join sa business ko. So, 4 months yung lumipas, isa lang yung napasali ko. Okay? Tapos, I cannot close the sale. Baka kahit madami na akong in-invite,
Tapos yung iba, kahit sinabi na nila na okay sila, sige, go ako, maganda yan. Maganda yung opportunity. Kahit na nag-yes na sila, kumbaga hindi ko pa rin maklose yung transaction, hindi ko pa rin maklose yung sale, hindi ko pa rin sila maklose dun sa opportunity. Okay? Pangatlo, I'm having a hard time introducing people to my business. Kumbaga, naiilang ako, kumbaga may nag-aalangan ako ng na i-introduce ng yung opportunity ko sa madaming tao. Ang dahilan kung bakit ganun, bakit nangyayari yung ganun, is kasi nung nagsisimula pa lang ako, ay may negative association ako dito sa tatlong mga to. Sa recruiting, sponsoring, and selling. Pero hindi ako aware na may negative association pala ako dito sa tatlo na to. Baga parang subconsciously lang siya nangyayari. Baga, alam ko na part to ng business, tong recruiting, sponsoring, selling, pero iniiwasan ko siya. Iniiwasan ko siya sa presentation kung hindi ko siya sinasabi. Minsan kapag may prospect na nagsabi sa akin, kailangan ko ba mag-recruit? Nasabi ko, hindi. Kailangan ba magbenta? Ay, hindi rin. Actually, karamihan ng mga networkers parang ganun. Baga iniiwasan nila itong mga salita na ito. Yung mga recruiting, sponsoring, selling. Yung iba pa nga nilalagay ng twist na share-share lang daw. All you need to do is sharing. But the truth is, sa network marketing or kahit kung nasa kahit anong business pa yan, kailangan mo mag-sell, di ba? Kailangan magbenta. Okay? Kapag nasa network marketing ka, kailangan mo mag-sponsor, kailangan mo mag-recruit. Pero nga dahil karamihan ng mga networkers ay merong negative association dito sa tatlo na to, ginagawa nila, iniiwasan nila entirely yung mga salitang yan. Minsan tinatanggal pa nila sa vocabulary nila. Right? So parang ganun yung negative association yun. Now, kapag bago ka pa lang kasi sa network marketing, maaring meron kang weird feeling or negative connotation or negative association about recruiting, sponsoring, and selling. So, very normal lang yun dahil karamihan naman ng mga pumapasok sa network marketing ay wala pa talaga mga background before sa business or sa kahit anong klase ng selling, pagbebenta, or pag-sponsor, etc. Maaring hindi ka komportable sa pag-recruit, pag-i-sponsor. Maaring pakiramdam mo sa sponsoring is nagte-take advantage ng ibang tao. Maaring ang feeling mo kapag may nire-recruit ka is tinitake advantage mo sila. Posible din kasi na may past experience ka kung saan may nakilala kang tao tapos sinubukan kanyang bentahan, sinubukan kanyang recruitin. So, kumbaga, siguro nakita mo na pinipilit ka niya, parang ganun. Tapos tumatak sa isip mo na ganun yung, ano, yung selling, sponsoring, or recruiting. Posible yung ganun. Okay? Maaring kapag pinipresentan mo sila, feeling mo, minamanipulate mo sila, may parang subconsciously, may ganun pumapasok sa'yo, sa isipan mo. And maari din na iniisip mo na kung ano yung sasabihin ng mga ibang tao sa'yo kapag binibentahan mo sila or kapag sinusubukan mo silang ma-sponsor or ma-close sa business mo. Ito yung mga negative things na pwedeng ma-associate dito sa tatlong ito. At gaya nga ng sabi ko, kapag may kahit kaunting negative association ka dito sa tatlo na to, mahihirapan ka sa business mo. So balik ulit tayo doon sa nagsisimula pa lang ako sa network marketing. Gaya nga ng sabi ko, nahirapan ako makapag-sponsor, nahirapan ako makapag-recruit, hindi umuusad yung business ko. Pero nagbago ang lahat ng yon. Dahil na-realize ko na ang kailangan ko lang palang gawin ay ibahin ang mindset ko towards dito sa tatlo na to. Towards dito sa recruiting, sponsoring, and selling. Kailangan lang pala ay magkaroon ako ng kaunting mind shift towards dito sa tatlo na to. Pagkatapos kong gawin yung mind shift na yun, pagkatapos kong ibahin yung mindset do sa tatlo na yun, ito yung nangyari sa akin. Personal ako nakapag-sponsor ng 63 direct downlines sa loob ng 4 na buwan as a result of changing my mindset. Okay? So I'm not saying na ito lang yung ginawa ko, pero ito yung isa sa pinaka naging susi para ma-achieve ko ito. So ano yung mind shift na ginawa ko? Diba? Ito. I decided to love the idea of recruiting,
sponsoring and selling. Ano ibig ko sabihin? Kung dati, naiilang ako sa mga to, sa recruiting, sponsoring, and selling, kung dati ay may negative thinking ako about recruiting, kung dati ang feeling ko is parang nagtitake ka ng advantage kapag binibentahan mo sila, kung dati nasa thinking ko ay pag recruiting is yung mamimilit ka ng tao, parang ganun. Ang nangyari, nag-decide ako na i-embrace itong idea na to, itong mga to. I decided na yakapin yung idea ng recruiting, sponsoring, and selling. Mamaya, mas ipapaitindi ko sa iyo kung ano yung ibig kong sabihin. Okay? Pero, ngayon, gusto kong ipakita sa iyo kung paano ko ginawa yun at kung bakit ko ginawa yun. And most importantly, bakit kailangan mo din gawin yung ginawa ko kung gusto mong magkaresulta dyan sa business na ginagawa mo ngayon. Sabihin natin na ito ka. Ito ka. At ngayon, meron kang opportunity na pinopromote. Okay? Naniniwala ka na itong opportunity na to, itong opportunity na ginagawa mo ay makakatulong para sa ibang tao para magkaroon ng extra income at para magkaroon ng time at financial freedom. Okay? Ngayon, ito naman yung prospect mo. Pwedeng kaibigan mo siya, pwedeng kakilala mo, or pwedeng kamag-anak mo. Okay? Ngayon, tanong. Kapag sinabihan mo ba tong tao na to na may opportunity ka, sinabihan mo siya, parang magic ba na maglalabas na lang siya ng pera agad? For example, sinabi mo, may business ako. Sali ka naman. Parang magic ba na maglalabas agad yan ng pera? Dudukot ba kagad yan sa bulsa niya o sa pitakan niya para sumali? Hindi naman, di ba? Bakit? Kasi itong prospect mo na to, madami ang iniisip. Araw-araw, madami ang iniisip. Iniisip niya kung paano siya makakabayad ng bahay niya kada buwan. Iniisip niya kung paano siya maglalagay ng pagkain sa pagkainan nila araw-araw. Iniisip niya kung paano niya mapagtatapos yung anak niya. Iniisip niya kung paano niya mababayaran yung mga utang niya. Iniisip niya kung paano niya mapapasaya yung asawa niya. Okay? Asawa niya yan. Madaming iniisip tong prospect mo. At ang huling bagay na iisipin yan ay maglabas ng pera. Ngayon ikaw, ginagawa mo yung business mo dahil syempre, gusto mo kumita. Pero, syempre, gusto mo din matulungan itong prospect mo. Dahil naniniwala ka na itong business mo ay makakatulong dito sa prospect mo na makabayad sa bahay niya, makabili ng pagkain, alam mo yun, makabayad sa utang, and makuha yung mga gusto niya. Kumbaga, naniniwala ka na itong business opportunity mo ay makakatulong para dito sa prospect mo para masolusyonan yung mga problema niya tsaka para makuha niya yung mga gusto niya sa buhay. Pero bago mo magawa yun, kailangan mo ma-realize na dito sa gitna nyo, sa gitna nyo ay merong isang ilog. Okay? Bago mo magawang matulungan itong prospect mo na to gamit ang iyong business opportunity, kailangan ay maitawid mo siya mula dito sa lugar na to papunta dito sa lugar na to. Okay? Bago mo matulungan tong prospect mo with your business opportunity, kailangan maitawid mo siya dito sa kabila ng ilog papunta dito. Okay? Kaya kung talagang gusto mong matulungan itong prospect na to, it is your obligation na maitawid siya mula dito sa lugar na to papunta dito.
Ngayon, para siya makatawid dito sa ilog, kailangan niya sumakay ng ano? Ng bangka. Okay? Bangka yan. Ngayon, itong bangka na to, bago ka makasakay dyan, bago siya makasakay dyan, kailangan niya magbayad ng pamasahe. Okay? Magkano yung pamasahe na yun? Pamasahe niya dun sa bangka na yun ay yung kung magkano yung investment dun sa business na ino-offer mo. Sabihin natin, 6,000. Okay? Yan yung ano niya. Yan yung kailangan niyang pamasahe para makasakay ng bangka at para makatawid siya mula dito sa lugar na to, papunta dito. Okay? Ngayon, may isang problema. Walang tao na pagigising kada umaga ang iniisip ay, saan kaya ako magandang ano? Mga pagkagising niya, ang iniisip niya, saan kaya ako magandang ano? Saan kaya magandang gumastos ng pera? Saan kaya magandang gastusin yung pera ko? Saan kaya magandang gastusin tong mga pinaghirapan ko sa trabaho? Okay? Walang tao nagigising kada umaga na constantly na nag-iisip na ano kaya magandang business na bilhin? Walang ganun. Kasi ang iniisip niyan, araw-araw na iniisip ng prospect natin, mga tao, karamihan, ang iniisip niyan is, paano kaya ako makakapagtipid? Paano kaya ako hindi gagastos? Paano kaya ako makakaiwas sa mga gastusin? So, ganun. Ganun yung challenge. Yun yung challenge mo. So, itong prospect mo, kailangan niya ng tulong mo para makapaglabas ng pamasahe. Okay? Para makasakay siya dun sa bangka at para makatawid siya mula dito sa lugar na to, papunta dito sa lugar na to. Pero itong tandaan mo, kapag hindi mo natulungan maglabas ng pera itong prospect mo, hinding-hindi mo siya matutulungan gamit ang opportunity mo. Hinding-hindi mo siya matutulungan na masolve yung mga problema niyang to kapag hindi mo siya natulungan na makapaglabas ng pera. Okay? Ngayon, paano kung may negative association ka about sponsoring, about recruiting, or about selling? Kapag may negative association ka sa sponsoring, recruiting, or selling, or kapag may maling belief ka dun sa tatlo na yun, may hihirapan ka na matulungan siya maglabas ng pera. Kasi, ang iisipin mo, naku, ang dami niya ng problema nito. Naku, ang dami niya ng gastusin. Tapos, paglalabasin ko pa siya ng pera pampuhunan para masumali sa business ko. Okay? So ito yung reason kung bakit kailangan mong i-embrace, kailangan mong ma-inlove, kailangan mong yakapin yung idea ng sponsoring, ng selling, at ng recruiting. Okay? Dahil kapag ganun ang ginawa mo, ang magiging mindset mo ay gagawin mo yung lahat ng makakaya mo. Gagawin mo yung the best mo para matulungan tong prospect mo na makapaglabas ng puhunan dahil alam mo na yun lang yung tanging paraan para maitawid siya mula dito sa lugar na to papunta dito. Dahil alam mo na yun yung tanging paraan para masimulan mo siyang matulungan gamit ang business mo. Kumbaga, uobligahin mo yung sarili mo na matulungan siya makapaglabas ng pera para ma-sponsor mo siya, para ma-recruit mo siya o para mabentahan mo siya. Dahil yun lang yung tanging paraan para makapagsimula siya sa business mo. Dahil kung hindi siya makapagsimula sa business mo, hindi mo siya matutulungan. Okay? Ito yung mindset, ito yung mind shift na kailangan mong gawin kung gusto mong mapadali ang pag-sponsor at pag-recruit mo. Okay? Kung gusto, ito yung mind shift na ginawa ko, kaya hindi ako nahihirapan makapag-sponsor at makapag-recruit sa business ko. Dahil alam ko sa sarili ko na ginagawa ko lahat para tulungan yung prospect ko na makapaglabas ng pang-invest, makapag-start sa business. Dahil alam ko na yun lang yung paraan para matulungan ko siya. Okay? Sabi ko nga sa'yo yung mga prospect natin, they need help para makapaglabas ng pera. They need help para makapag-start ng business. Alright? Ganito yung mind shift na kailangan mong gawin kung gusto mo talaga mapadali yung pag-recruit mo at yung pag-sponsor mo.
ganito yung mind shift na kailangan mong gawin kung gusto mo talagang makatulong sa ibang tao. If you are operating in this level of mindset, sponsoring new downlines will become much more easy. Kapag ganito yung mindset mo, kagaya sinabi ko sa iyo na ang goal mo is matulungan yung prospect mo na makapag-invest, makapag-start dahil yun lang yung paraan na matutulungan mo siya. Kapag ganun yung mindset mo, level na mindset mo, napakadali actually, napakadali nung pag-sponsor kasi wala nang hesitation eh. Wala hesitation sa part mo. But, if you have any feeling of discomfort about recruiting, sponsoring, and selling, meaning kapag may negative beliefs ka, kapag nag-aalangan ka, pag may negative association ka about sponsoring, recruiting, and selling, mahihirapan ka talaga sa business mo dahil ang feeling mo ay pinipilit mo sila, tinatake advantage mo sila, o kinukonvince mo sila. Mahihirapan ka sa business mo dahil ang iisipin mo, tinatake advantage mo yung tao, or nag-offer ka sa kanila ng product na mediocre, okay? Nag-offer ka ng product na hindi ganun ka-valuable. Mahihirapan ka talaga sa business mo. Mahihirapan ka. Trust me. So ngayon, pag-usapan natin kung paano mo matutulungang maitawid yung prospect mo mula doon sa kabila ng ilog papunta doon sa kabila. Sa madaling salita, paano mo matutulungan yung prospect mo na makapag-start sa business mo? Paano mo siya matutulungan na makapaglabas ng puhunan or ng pang-invest dun sa business mo para masimula mo siya matulungan gamit ang business opportunity mo. Okay? So, sabihin natin ganito yung scenario. Sabihin natin na explainan mo na yung prospect mo, na presentan mo na siya ng kung ano yung opportunity mo, nasabi mo na sa kanya, and na-handle mo na yung objection niya. Tapos, sabi ng prospect mo, oo, pero umaga may kasunod yung oo nila, yung yes nila may kasunod. Okay, so madalas ganito, oo maganda, gusto ko yan. Pero, dun yung pero eh. Pero wala akong pera. Okay? Isa naman ganito, oo maganda. Maganda, okay sa akin yan. Pero, next month na. Or next week, ganyan. So ngayon, ito yung pwede mong mga isagot para madali mong matulungan yung prospect mo na makapag-take agad ng action at matulungan mo kagad siya matawid dun sa ilog. Okay? So, ito. For example, sinabi ng prospect mo na maganda pero wala akong pera. Ito yung pwede mo sabihin. Walang problema kung wala kang pera. Ang gusto kong malaman ay kung meron ka nakitang mga benefits sa opportunity na to na makakatulong sa'yo. Meron ba? Okay, so sasagot ng prospect mo. Meron. Sabihin mo, ano-ano yung mga benefits na yun? Kumbaga, tanong mo sa kanya, hayaan mo siya na siya yung magsabi kung ano yung mga benefits na nakuha, na nakikita niya, na makukuha niya doon sa opportunity mo. Okay? And then, pakinggan mo na maigi kung ano yung mga sasabihin niya and tandaan mo kung ano yung mga sasabihin niya benefits na yun. Tapos, pagkatapos niya magsalita, ito yung sasabihin mo, okay, importante ba sa'yo na okay. Kung ano sa tingin mo yung pinakamalaking benefits na makukuha niya this opportunity, tanong mo sa kanya kung importante ba sa kanya yon. Okay, sasabihin ng prospect mo, oo. Okay, tapos ito yung mga next question na pwede mong itanong sa prospect mo para para matulungan mo siya makapag-take ng action kaagad. Okay, ito yung isang question, kailan ka magkakapera? Kailan ka magkakaroon ng pera? Okay, sa tingin mo, kailan ka makakapag-raise ng pang-invest? O, simple lang, di ba? O kaya, anong naiisip mong paraan? Paano ka magkakapera? Okay. Or, kung makakapag-isip ka ng paraan para magkapera, ano yung paraan na yun? So, sa gantong paraan, by asking these questions, kumbaga, natutulungan mo siya na makapag-isip ng paraan para makapag-raise ng pera. Para makapag-start doon sa business nyo. Kumbaga, ginaguide mo siya para makatawid doon sa ilog. Okay? Kung talagang interesado yung prospect mo, makakaisip siya ng paraan. Okay? Ito pa isang question na pwede mong itanong. Kung makapag-isip ka ng paraan para makapag-raise ng pang-investment, makakaisip ka ng paraan para makapag-raise ng investment, ano yung paraan na yun?
So, ito yung mga questions na pwede mong gamitin para mag-guide mo yung prospect mo kung paano siya makakapag-raise ng ano, ng puhunan. Okay? So, ito naman isang example kanina. Okay, isang next example. Sabihin natin, sinabi ng prospect mo na, okay, nagustuhan ko, pero next month na. Kaya next week na. Kumbaga may delayed, gusto pa nilang i-delay yung decision na nila. Okay, so ito yung pwede mong sabihin para magawa mo na yung prospect mo is makapag-decide kaagad na mag-take ng action. Ito yung pwede mong sabihin sa kanya para makagawa siya kaagad ng action. Ito yung mga pwede mong sabihin sa kanya para makapag-take kaagad siya ng necessary action. Para makapagsimula na kaagad siya doon sa business mo. Okay, ito. Okay lang naman yan. For example, sabi ng prospect mo, okay, nagustuhan ko, pero next month na. So, sabihin mo, okay lang naman yan. Walang problema. Pero tatanungin kita, anong pinagkaiba kung magsisimula ka sa isang buwan at kung magsisimula ka ngayon? Okay, tapos, bakit mo pagugustuhin na i-delay ang pagsali mo kung ngayon pa lang ay pwede mo na simulan na ma-experience yung mga benefits na makukuha mo mula sa opportunity na to? Okay? Ano yung pumipigil sa'yo para makagawa ng action ngayon? Kumbaga, minsan kasi may mga minor objections pang natitira yung prospect mo na baka kailangan mo lang masagot para makapag-take na agad siya ng action. Okay? Okay, so, and then kapag sinabi mo din to sa prospect mo, pwede naman ngayon na magsimula na siya. Baka marirealize niya na bakit, paano mo papatatagalin? Okay? Kaya naman, ito pa yung isa mong pwede mong sabihin pag sinabi ng prospect mo na, okay, nagustuhan ko, pero next month na. Okay lang naman yan, walang problema, pwede mong gawin yan. Okay, pwedeng next month ka na magsimula. Pero tatanungin kita, anong pinagkaiba kung magsisimula ka sa isang buwan at kung magsisimula ka ngayon? Bakit mo pagugustuhin na i-delay ang pagsali mo kung ngayon pa lang ay pwede mo nang, lagay mo dyan yung there, yung why nila. Bakit mo pagugustuhin na i-delay ang pagsali mo kung ngayon pa lang ay pwede mo nang matulungan yung mga kapatid mo sa pag-aaral nila sa tulong ng opportunity na to? Bakit mo pagugustuhin na i-delay ang pagsali mo kung ngayon pa lang ay pwede ka nang kumita ng extra income para may pandagdag kang gastusin sa inyo sa tulong ng opportunity na to? So, parang ganun. Lalagay mo lang dyan yung reason why nila. Okay? And, tanongin mo ulit, ano yung pumipigil sa'yo para makagawa ng action ngayong araw na to? Alright? So, ito yung mga question na pwede nating itanong sa mga prospects natin para matulungan kaagad natin sila na makagawa kaagad ng action. Ito yung mga question na pwede mong itanong para matulungan mo yung mga prospect mo para maitawid mo sila mula dito papunta dito. So, I hope na gets mo yung idea kung bakit napaka-importante na magawa mo din itong mindshift na to. Kung bakit kailangan mong i-embrace yung sponsoring, recruiting, and selling. Gaya nga ng sabi ko sa'yo, nung naintindihan ko to, parang turning point siya nung career ko. Dahil nung naintindihan ko siya, naintindihan ko tong konsepto na to, ay napadali yung pag-i-sponsor ko. So, I hope mag-gets mo din yung idea at mag-grasp mo din siya at magawa mo din itong mindshift na to para ikaw mismo ay mapadali yung pag-i-sponsor mo sa business mo. Okay, so this time may gusto kong ipabasa sa'yo. So, kung basahin mo to. Starting today, I am going to love recruiting, sponsoring, and selling. Okay? Simula ngayong araw na to, i-embrace ko tong idea ng recruiting, sponsoring, and selling. Tatanggalin ko lahat ng mga negative association dating pinaniniwalaan ko about dito sa mga to. Kung talagang seryoso ko matulungan yung mga prospect ko, kailangan ay ma-inlove ako o yakapin ko itong mga idea na to. Okay? Kailangan yung mind shift ko kung mayroon man akong negative association sa mga bagay na to. Recruiting, sponsoring, and selling. Kailangan kong... Dahil ang tanging paraan para matulungan ko ang prospect ko gamit ang aking opportunity ay ma-recruit muna sila, ma-sponsor muna sila, o mabentahan muna sila. Okay? Starting today, I am going to love recruiting,
sponsoring, and selling. So thank you so much for watching this video. I hope marami ka natutunan, and I hope na i-embrace mo tong mind shift na to. And I wish you all the best dyan sa business mo. Good luck to you and have a beautiful day and be unstoppable.